No guys, good morning. As in kayo, gising ko lang. As in katatayo ko lang sa kama. Vlog agad ang kinuha ko. Camera agad. Si Brian is nagre-ready. Nagre-ready siyang umalis. Ayun. Hirap na hirap siya maglagay ng ano. Han, where are you going today? Red Deer. Red Deer siya pupunta. Tapos bukas na siya. And you're coming back tomorrow, Han? Tomorrow morning. Grabe, alam niyo yung feeling niyo na parang manas yung mga mukha niyo pagkagising. I have to set up the screen and everything. Oh, yung magaganap bukas, kailangan niyo panoorin mga beshi sa mga susunod kong vlog. Ang magaganap bukas na napaka-bongga mga beshi. Anyway, so baba muna ako. And ako ay magkakape at magpapagising ng diwa. Later today, you can be very careful with this one. Like, because it's under pressure, so a little bit of each and on the exterior, and then try to get it start going into the folds. So Giggle kasi is meron siyang ear infection. Ano bang ear, honey? Right ear, right? The one that has no hair. Right ear infection. Yeah. So mabaho yung ano niya. Hi kids. Parang hindi kami magkakasama sa ano sa kama. Ha, Eriko. Tika pa ako man. Hi. Hello. Parang hindi kami magkakatabi sa kama, oh. Kala mo mga excited. So magulo pa yung ating kama. Si Brian ay nagbibihis. Ayan, magulo. Ayan mo, sipa. Pak. Just like a horse. You see? Yeah. Come on, lika na, baba na tayo. And, ay nga pala mga beshi. Slight na ano lang, vlog lang. Oh. Tapos na ang ating walk-in closet. Ayun na pala siya mga besh. Ayun na siya. So, dalawang size na malaki. Ayan, ito, malaking hiwan. 1, 2. Tapos ito, magka-size to. Tsaka to. Ayan, magka-size yan. Tsaka itong mga drawers. Tapos na siya. Ayan. Ayan lang. Dito tayo sa pinakamalay para ma-appreciate nyo. Ayan na ang ating walk-in closet. Tapos dito sa kabilang, sa gilid is, wala lang. Parang same lang siya. Dito siya pinabago. Ayan na siya. So let's go downstairs. Tayo na po ay magkape muna bago tayo mag-ayos ng pinagigaan. Kahit bago, baho pa yung hininga natin. Kape muna is life. Kape is life, mga beshi. Si Daddy is merong blood work ngayong umaga. Hatid ko po siya sa laboratory. Kasi magpapa-terp si Daddy, magpapa-opera sa kanyang prostate. May kailangan ng blood work. O Daddy, gising ka na. Oo. Patagal mo nagising. Maliligo na ako. Bakit? Eh, 10:30 pa appointment mo. Eh, 7:20 pa lang. Nagkape ka na? Pwede magkape, no? Pwede. Kaso makatakami na naman ako. Sabihin mo lang kahapon ka lang kumain. Ano bang i-ano sa'yo? Ang i-ano sa'yo is routine CBC. Yung mga may X. Wala yan. Lights, A1C, lipids. Hindi mo naman kailangan mag-ano yan. Ano yung creatine? Kailangan ko lang unang ihi. Sa hospital kasi kapag emergency ka, eh kung narinag, wala kaming technician doon. Para kawan naman, kami kumukuha ng lab. Kami kumukuha ng lab. Eh yung mga doktor, paano? Wala. Nakatinga nga lang sila. Ang galing na lang. Ang galing matuloy ang nakatutulang. Di ba sa Pilipinas, mag-medyo mga ama. Di ba sa Pilipinas, ano? Di ba? Hindi ka pwede mag-alam. Di ba sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na medtech, ganun? Oo, medtech. Pilipinas, may ganun. So, emergency dito sa, ano, sa Canada. Ikaw na yung nag-a-assess. Ikaw pa yung nag... Ikaw na nag-a-assess. Ikaw pa yung, tawag dito. Minsan, ikaw pa yung nag-ECG. Okay. Walang mga medtech dito.
Walang mga medtech. Meron medtech, pero sa emergency kami na kumukuha ng dugo. Kami na kumukuha ng dugo. Lahat. Yeah. Venous blood gas, CBC, electrolytes. Oh. Lahat. Lahat ng dugo. Ethanol level, salicylic level. Mm. Lahat yan. Lahat halos. Oh. PTINR. Lahat. Lahat ng dugo. Straight poke man yan, straight poke man yan, butterfly. Mm-hmm. Or minsan kinukuha na namin to go from the intravenous line. Ayan. Nakita niyo itong balloons ng mga beshi, no? Siguro, nung dibinlag ko si daddy, taka kayo, ba't may balloons dito? Nakita niyo na. Hindi ko naman mapagkaila kasi may flag nung nakita niyo na. Ayun nga, no? Citizenship ceremony na sila kinabukasan. Hindi ba, inada lang natin sila mag, ano, si daddy mag, magka-pick ako, si daddy, magpagising, tapos, ano na, atig ko na si daddy sa kanyang appointment. Kape, parang gumising! So guys, magtimpla tayo ng kape. Grabe yung background doon, pumuputok yung flag ng ano, Canadian. Canadian flag. Well, nasaan yung baso mo doon? Wala ka ng baso? Meron, under. Ito na lang. Itong baso na lang. Sila di kasi may sarili yung baso. Pagkaso mo na yung baso. Kailangan ko siyang ilamin eh. Baka... Hindi, pwede yun. Pwede ba? Pag mo na lang sabihin, sabihin mo ang last na intake mo, ang last na kain mo kahapon pa. Lalo siya natatakot. So ito, ganito tayo kung gagawa ng kape. Cappuccino, DeLonghi. Actually, itong DeLonghi na to, replacement na to eh. Hindi ito yung original na binili kong Magnifica S. Mas maganda pa yung binili ko dito. Eh, nasira yun. Ano nga ba yung sira nun, daddy? Naalala mo ba yun? Yung sira nun? Alin? Coffee maker? Mm-mm. Yung parang inilinis natin yun eh. Oo. Tapos hindi na maibalik. Hindi na. Gear? Sa gear siya. Yung gear niya. Mm-mm. So ito pinalitan nila? Ha? Pinalitan nila. Ito yung pinalit? Oo. Pero maganda pa rin naman. Buti na lang mabait yung DeLonghi. Yung mamasking medicine ko. So wala yung green back to you. Which one? For sleeping. The muscle relaxing? Yeah, muscle relaxing. Mad mas relaxant. Ano yun, daddy? Mama, sabi niya, hindi mo ko kinakailan. Ay, hindi ko pwede yun. Eh, bakit siya nagkaganon? Bawal yun, daddy. Hindi basta-basta inaano yun. Okay, mama. Ito, kami na, kape natin, cappuccino. Daddy, oh, mag-ano ka? Yung ano ka lang, yung one dose ka lang. Hindi siya maapaw. Hindi, meron ako. Ay, meron ka na? Oo. Kaya ka nila. Cancel ko na lang ito. Cancel natin, kasi si daddy daw meron natin. Kasi ito yung mga canister na, nalagyan ko na siya na sugar. Kasi ito yung pumuputok namin ito. Bukas na yan, ang kanilang ceremony. Ano na natin yan? Diba? Si Brian, nasa alis na. Sinabihan natin. Merong muffin dito, binigay ni Maria kahapon. Lumalaw siya. Kasi kinuha niya rin yung ating ano eh. Kinuha niya yung kanyang balloon. Ano? Inhaler. Inhaler talaga. Tagalobo dun. So, yun. Mga constipated ka pa din. Tanungin natin ang reaction ng bayan. Hindi nga. Hindi nga. Pero inimi mo pa rin yung Metamucil. Kapag. Hindi ako malamag pinta. Ha? Malambig na tubig dapat yun. Tapos inimi mo agad. Templa ka ta ngayon? Matamig ang araw, naano ko. Matay ka na naman? Oo. Good. Nagising ako. Tanggalin mo lahat ng tae yan sa puwet. Kasi si mami is... Ayan si mama. Mga pasyente ko sa emergency ganyan.
Tumapon siya, ma. Oatmeal. And na-deliver na pala nila ang mga gamit sa garage, finally. Pero sana install nila this week. Pala na bukas is buksin natin yung ilaw. Tignan nyo hanggang ngayon, di ko paano kusin yung fridge ng ilaw dito sa bahay. Ayan, oh. Ayan. Hello guys, may kikwento nga pala ako sa inyo guys. Alam nyo, medyo malungkot. Kasi, noong isang araw, 3 nights ago to be exact, natutulog kami sa guest room ni Brian. 8:30 in the morning, galing kasi ako ng night shift ko, kaya morning na yun. Tapos, meron akong ear, natutulog dito, yung plug, earplugs. Kasi nga, maingay, ganun. So, nag-earplugs ako in the morning. And, ayun, exact man na, parang 8:30 in the morning, bigla ko nang boom, yung narinig kong boom, sabi ko, honey, what's that? Parang akala ko parang may kumalubog ba, manahulog ba si mami daddy, ganun, ganyan. Can you double check? Tapos, chinek ni Brian, kasi itong guest room namin, may window siya sa labas, facing the main, ano, street. Sabi ni Brian, oh my God, I think your car got hit, ganyan, ganyan. Kasi, yung SUV ko, mayroong, at yung SUV ko, yung kotse, nakadikit yung Honda, nang ganyan. Tapos biglang lumabas yung Pinoy, tingin siya ng tingin, tapos inurong niya yung pag-ganon yung kotse niya. Tapos lumabas yung may-ari, pabalik-balik sila, chine-check nila, ganyan, ganyan. Tapos ngayon, ang ginawa ko, binidyo ko. Tapos sabi ko, ano kayong gagawin itong mga may-ari na to? Pabalik kasi, pabalik-balik sila. Tapos, nung alam ko kung tatakbuhan nila ako, bumaba kami. Kasi nga, alam mo yun, Diyos ko, na-hit na yung SUV ko dati, pinalitan na yung bumper dati. So, papagawa na naman ba ako? Siyempre, tataas na naman yung insurance natin, mga bakla. Anyway, pinuntahan namin, sabi ko, daddy, ano yung SUV ko na-hit na yun naman? So, pinuntahan agad namin ni daddy, ako tsaka si Brian. Tapos sabi ng Pilipino, that's impossible. Hindi namin na-hit yung kotse mo, ganyan, ganyan. Sila pa yung galit, sila pa yung defensive sa amin. Tapos si daddy parang na-high blood na. Parang sabi ko, sige daddy, hayaan na lang natin. Pero, eto nga yung video. Papakita ko yung video dyan. Ito yung video. Sandali lang. Pero, bago ko ipakita pala yung video, eto yung view namin dito sa may guest room. Ito yung, dito ako natutulog nun. Tapos ito yung view. Diyan ko siya pinark. Tapos ito yung kotse. Hindi yan yung mismong kotse kasi Honda yun eh. Toyota yata yan. Tapos biglang, boom, clap. Tapos biglang nagbabaan sila dyan. Tine-check nila. Ayun pa nga yata yung lalaki. Ayun pa nga yata sila. Oo, yan pa nga yata sila. Oo, yun pa nga yung pamilya. Ayun ko, nagbabaan sila. Tapos biglang, sila pa talaga yung galit sa amin. Na sabi, no, that's impossible. Parang, ganun pa yung lalaki. Na impossible doon na yung damage daw is luma na. Ako pa yung sinisi na, paano, sa isip ko, parang malalaman luma na yung damage. Eh, kotse, SUV mo ba tong SUV ko? Ikaw ba yung nagdadrive ng SUV ko? Paano malalaman luma na yung damage? Eh, bago lang to. 2 years ago lang itong SUV ko. And beside, nabangga na to last time ng ibang tao. And pinagawa ko na to ng insurance ko. So anyway, so na-windang ako. Ito yung video, papakita ko. Ayan, para may clip tayo. Kaya minsan, alam nyo guys, totoo lang ha. Hindi ako nagbibiro. So, totoo lang guys. Ang hirap pakisamahan ng mga Pilipino dito. Kaya, akin, okay lang, di ko na siya pinapulis. Kasi ayoko ng gulo. And at the same time, parang di ko na siya pinapush. Pero at the back of my mind, sabi ko sa sarili ko, i-push ko pa rin ba? Ipa-report ko pa rin ba? Parang iniisip ko kasi hindi ko alam kung part ba siya ng bahay na to or what. Kaya yun.
Tignan natin, mga beshi, kung ano mangyayari. Push natin. Close? Like, why would you part very close at the beginning? I don't know why. It's so... I don't know. Why would he move his car after? You better go look. Shit. I'm scared to look, huh? I don't want him to... Should I just... I don't want to look. Oh, no. Now he's looking. You better go look. Shit, you have to look now. Yeah. Because the sound maybe was him crushing your car. When he started it, it must have moved. Mm. Can you help me go down? You have to go and look because you have to confirm whether or not there's damage. Because if there is, you need to... This is new. Never... That's new. I was actually asleep from a night shift and we heard a thud. I don't think so. When we see it, it's only like here. That's why it's impossible we touch it. Do you touch it? Look how far I am parked. I'm gonna make it closer. So guys, kauwi lang namin from police station and nagpalab na si Daddy. Tapos ko si Daddy ilang tusok sa lab. Bakit? Hindi siya makuhanan kasi ayaw niya makinig sa akin na pwede siyang kumain. Daddy ha? Dehydrated ang lola mo. Ako, hindi ko minum. Oo, tsaka, tapos ko, ayaw niya makinig sa akin na pwede siyang kumain. Guys nga pala, before I end this vlog, buti na lang, meron kaming gantong ottoman. Nagayon ko na siyang footstool. Kasi ito. Ay, nalagyan na yung bahay ng mga damit. Ang galing, dito siya. E di wow. Ito, ako dito. Ito, nalagyan din na. Dito siya. Ako dito ko. Kasi mababa. Ito, ako dito. So, ito sa akin. Ito, aking side niya to, tsaka siya dito. Kasi ako, hindi ko siya maabot. Hindi ko siya maabot yung taas. Ang taas niya. But anyway, ito, gagamitin ko siya. Ayan na. So, babay niya talaga. Update lang talaga yun. Ah, wala na akong tuwok. Bakit ganda yung buhok ko? Anyway. Eh, puro anyway. Ang dami kong anyway. Bye-bye.